Biocor, Assistant Biocor Chief Solueta, Ricardo Solueta. Lumantad na po at dininay niya po yung mga paratang na sila po ay magkasabwat ni Bantag, no, sa mga illegal na gawain sa Biocor, lalong-lalo na yung pagpaslang kay Percy Lapid at sa mga iba pang middleman. Ito po muna, lumantad na po. Wala pong ganong detalye ng paglantad. Hindi po siya lumantad sa nagpa-presscon. Wala pong ganon. Pero still, lumantad po kahit po sa social media. Ito pong si Biocor, Assistant Biocor Chief Gerald, yung si Ricardo Solueta, Bureau of Corrections Deputy Security Officer. Yan po. Kung ano-ano sinabi natin. Okay. At itinanggi po niya na yung dating Biocor Chief ay nakipagsabwatan di umano, no? Dito kay Bantag sa mga illegal na mga pinagagawa. Lalo na po rito sa Percy Lapid. So minsan pa napatunayan natin, no, na mali po yung pinagsasapantaha na maaring si Solueta ay nakalis na sa Pilipinas or isa ng malamig na bangkay, no. Ito po ang pahayag ng kanyang abogado na nagngangalan pong si Attorney Lauro Cagayan. No, we deny that. He is really the deputy of General Bantag, but the allegations that he was acting for General Bantag to implement illegal orders, he completely denies that. Only legal orders, but he denies completely that he ever was ordered to do illegal acts by the general. Okay, so maliwanag po na si Solueta po ay nasa panig pa rin ni General Bantag. Kaya po, antabayanan po natin kung ano po ang develop. Ang bigat na po ng kaso na yun, you know, yung double murder case laban kay Percy Lapid at saka doon sa middleman. Tapos sasamahan nyo pa ng kung ano-anong kaso. Medyo nakakapaghinala na po. Isa-isa lang. Para mas kapanipaniwala. Punta na po tayo rito sa kamatayan pa rin ni Joma Season. Ito po, napakatindi po ng mensahe, no. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong personalidad. Usually po, ito po ano natin, 'di ba? Pag meron po namamatay na tao, ang usual po na nagaganap, biglang bumabait. Lahat ng tao nagsasabi ng panikagandahan dito sa tao na namatay, na mayapa, no. Kaya dapat maging ano po 'to, eh, maging pag kung marunong po talaga mag-aral yung mga nasa pamunuan nang iiwan ni Joma Season na kilusan. Pag-aralan niyo po kung paano po yung reaction ng mga tao. Basang-basa niyo po, no. Kakaiba po sa lahat ng kamatayan na napakarami pong nalulungkot. Dami po namatay ng mga celebrity. Mga sikat na artista, sikat na politiko. Pero ito lang po yung at lahat po na, lahat po sa pagkamatay, lahat po na nagsasalita para sa namatay, pawang kabutihan yung nasasabi, no. Si Joma Season lang po ang nakita ko. Kahit nga po yung mga dati, yung nabalitaan natin na namatay, makasama niya dati sila Roger. Si Ka Roger, di ba? Ang dami, bumabaha po yung paki, yung ano kay Ka Roger, eh. Yung papuri. Sino pa ba yung mga namatay na, no? Si Popoy Lagman, yung kapatid po ni Edsel Lagman. Marami rin po yung pagpuri, no, nung mga namatay itong mga to. Kakaiba po si Joma Season sa lahat, no. Parang wala pong pagkukubli na ginawa. hindi po nagpalabok yung mga tao, eh, no. Ikinatuwa nila. Marami po, majority. Kahit siguro kayo mag-survey ngayon, kitang-kita po natin yung majority ng mga Pilipino ay natuwa sa pagpanaw ng tagapagtatag ng CPP, no. Napakahaba na po siguro. Siguro mag-reflect po yung mga nasa pamunuan ng mga rebelde, no. Tinanggap po ba? Kasi po, ito po, kakaiba po itong inyong rebellion. Hindi naman po ito, ang inyo po rebellion sa aking pagkakaunawa, ay pinangangalandakan nyo na ito po ay para sa masa, no? Yung masa po ang nagre-revolusyon laban sa gobyerno o kung ano man ang gusto nyong itawag, no? Pero tignan po ninyo, after 54 years, kumusta na po ang revolusyon, no? Ito na po ang pinakamatagal na hindi nananalo. Kumbaga, dapat pag-isipan natin, eh. Yung
Sinasabi po ng lahat na itong revolusyon nyo ay para kanino? Di ba sa masa? Pakinggan po natin muna itong ano, itong sinasabi po ni Pangulong Duterte. Tingnan po ninyo, no? Kakaiba po si Pangulong Duterte sa mga ibang tao na kung ano, yung the way na magsalita po si Pangulong Duterte. Ramdam na ramdam mo yung pagiging statesman, you know? Okay, pero wag muna si Pangulong Duterte, ito muna. Natuwa po ako, may pare po na nagsalita kay Joma. At kakaiba po ito, no? Talagang meron pa po palang paring matutuwa tayo sa sinabi. Susunod ko na po yung kay Pangulong Duterte. Sabi po, nito ni Father Ranhilio Calangan Aquino, former EVP ng Liceum Mapapari. Okay. Statement on the death of Joma Sison. Let not history be rewritten and a scoundrel glorified. May the country soon be rid of the likes of him, and may our youngsters study more earnestly so that it may dawn on them how philosophically flawed this bankrupt ideology is, and what a disappointment it was for the nations that gullibly embrace it. Yan po ang sinabi ni Father Ranhilio Calangan. Mabuhay po kayo, Father. Mayroon pa pala mga pare na katulad ninyo, no? Na nakakakita pa po ng katotohanan, no? Sana po ay hindi marerate at maging mag-glorify ito si Joma Sison. Yun po ang pahayag niya na sana matapos na po yung panghikayat sa ating mga kabataan. Yan. Ito naman po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Nakita niyo po kung gano'n po kagaling to si Pangulong Duterte. Kahit po alam natin na sa kanya po nagsimula yung NTFL-CAC, na kung saan, ito na po yata ang pinakamatagumpay, yung NTFL-CAC, yung pinakamatagumpay na paglaban dito sa rebellion na sinimula ni Joma. While Mr. Sison and I have had many disagreements, especially in the ways which he chose to pursue and effect change in the country, I would like to believe that at the end of the day, we shared the same dream of creating a better future for every Filipino. Galing, no? Nire-recognize niya po, no? May dream po si Joma Sison. Kaya lang, magkaiba lang po sila ng paraan. Okay. Yan po yung dream na pareho raw nila gusto ni Joma Sison, na creating a better future for every Filipino. May kasunod pa po yan. Baka parang mukhang pinuri-puri lang, eh. Okay, pakinggan pa po natin yung mga kasunod niyan. Mahaba po ng konti. His death certainly marks the end of an era, and it is my hope that with it, the end of insurgencies in the Philippines and the revolutionary movement that he has founded as well. As we move on from his passing, let us carry on the work of building more harmonious and more united country for the present and future. So, in-expect po o inaasahan po ni Pangulong Duterte na yung kamatayan po ni Joma Sison ay pagtatapos ng isang era, no? Pagtatapos ng insurgency, pagtatapos po ng rebellion na sinumulan ni Joma Sison. Sana totoo, no? Alin niyo po, talagang statesman si Pangulong Duterte. Totoo naman yun, no? Talagang kung pakikinggan mo lang o binabasa mo lang yung mga nasulat ni Joma Sison, meron po siyang libro, eh. Kung pakikinggan mo lang yung gusto niya mangyari sa Pilipinas, no? Dreamer siya. Yung mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ang problema, paano nila pre-practice 'yun, 'di ba?